na kayong lahat alam ninyo na buhay si Sandra. Ayaw na ayaw ko, ha? Kahit na sino sa inyo ang babanggit kay Jacob na buhay si Sandra. Eh, naisip ko lang, mas maigi, mas makabuti. Kung hindi na kami lilipat, dito lang kami. Are you sure? Kasama kayo. I'm sure it's okay with Lynette, right, Lynette? Dapat makausap niyo si Sandra. Siraan niyo si Lola Ana o si Jacob. Parang hindi na siya bumalik dito sa mansyon. Dadalhin pa niyo yung totoong heredera, eh. Doon ka muna kay Lola Ana, titira. Tay, bibis na tayo. Niyo po ako, Lola. Lagi-lagi kitang biisin tayo. Si Alin Susan po. Sana mag-iwalay na po sila ng asawa niya. Anak, huwag na huwag mong sasabihin yan. Tsaka yung sa amin, matagal na panahon na yun, anak eh. Siguro nakalimutan niya na ako. Napaka-bait mo talagang bata. Para kang tita Sandra mo. Si Alin Susan po? Kanina ko pa narinig yung pangalan na yun, ha? Sino pa talaga siya? Sino ba yung tinutukoy mo? Yung kaibigan po namin ni Tatay Manny. Tignan mo, magkamukha ba sila? Opo. Para tuloy gusto kong makilala yung kaibigan mo, malaman ko kung talaga magkamukha sila. May anak na po siya, si Michelle. May asawa na pala. Eh, di ba may asawa na po kayo? Tama. Mahal niyo po ba talaga si Aling Su? Ay, Aling Sandra po pala. Alam mo, Jennifer, hindi na importante yun. Patay na si Sandra. At ako naman, may asawa at anak na. Kaya tama lang nakalimutan ko na sila. Lynette? Lola, nandiyan po pala kayo. Eh, alam mo naman, hindi ako nakakatulog kaagad sa gabi. Iyak, bakit ka umiiyak? Lola, hindi pa rin po kasi ako makapaniwala eh. Ang saya-saya ko po. Dahil pinaramdam po sa akin ni Jacob na maayos po namin ang lahat. Sabi po niya, magsisimula daw po kami ulit. Oh. Magiging mabuting asawa siya sa akin. At magiging mabuting ama kay Kalila. Lola, wala na pong ibang mahihiling pa. Ay, di mabuti. That's so nice to hear, iha. Huwag ka nung umiyak. Ang batang ito. Ay, naku. Sabi po ni Lola, nurse ka daw po dati. Eh, bakit ayaw niyo po mag-apply sa ospital? Gusto ko nga sana, anak. Kaso, hindi ko na kasi maalala kung paano gawin yun, eh. Magaling naman po kayo magamot na iya. Alam mo, tama ka. Di bale, wala naman akong choice, eh. Maghahanap din ako ng papasukan. Maria, ihatid mo itong cheque kay Sandra. Tuloy, ibigay mo na ng regalo yung apo ko, ha? Sige. Ana, kailan mo naman balak sabihin kay Jacob at tukol sa mag-ina? Maria, sa palagay ko, hindi na dapat pang malaman ni Jacob ang tungkol sa kanila. Ha? Bakit? Kasi, nakausap ko si Lynette kagabi, at masaya na sila. And sabi niya sa akin, Jacob wants his marriage to work. Kaya, ganito na lang. Tulungan na lang natin sila, okay? Pero mahal pa ni Jacob si Sandra. At saka hindi naman naghahabol si Sandra. Para lamang sa anak niya, kaya siya lumalapit. Alam ko, pero
kaysa pa o ang batang dahilan, Maria, alam ko na magugulo lang ang isip ni Jacob. So, ang ibig mong sabihin, isisekreto mo na muna ang tungkol sa mag-ina? Susuportahan ko naman sila. Hindi ko sila pabayaan. Hindi ko ihatid yan. Dahil hindi ko gusto ang sinasabi mo. Maria! Ayokong paasahin yung dalawa sa wala. Ana, sabihin mo ng mali. Ay. Pero si Jacob pa rin at si Sandra ang gusto kong magkatuluyan. Hindi, ihatid mo to. Ano yun, Desmond? Lola, I need your signatures dito. Kung ayaw mo, Maria, huwag. Huwag mong gawin. Desmond, may iuutos ako sa'yo. And this time, ayusin mo. Okay? Ito. Desmond! Congrats po. Thank you. Kailan po ang baby natin niya, sir? Malapit na, di ba, honey? Oo, oo. Siya nga pala, honey. Papasok muna ako sa kwarto dahil may meeting kami. Alam mo, ganyan na ganyan sa akin ang si Philip. Lalong ayaw sa akin. Lalo ko nagugusto. Huwag mo sabihin sa akin na in-love ka na, Jacob. Ma-in-love man ako o hindi, isa lang ang sinisiguro ko sa'yo. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Mabait ka ba ngayon, Kalila? Ano sa paningin mo, Tonton? Ewan ko. Minsan kasi bad ka. Minsan naman, mabait ka. Basta pag wala si Mami, mabait ako. Pero pag nandito si Mami, basta kahit magsungit ako, makisaka na lang kayo sa akin, ha? Si Michelle! Sino yan? Yung asa siya ni Aling Susan? Galit ako sa babaeng yan. Bakit naman, Galila? Basta, yan yung sinasabi ni Mami yung babaeng mga agwa kita ni Jacob. Kaya, kung friends ko kayo, dapat galitin kayo sa kanya. Oh, bakit mad ka na naman, Galila? Wala naman yung mami mo dito. Basta. Alam mo, hindi namin napanood yun, ha? Grabe pala yung nangyari sa'yo. Pero alam mo, Sandra, tutulungan ka namin. Subukan kong kausapin yung HR dun sa dating ospital. Baka naman naitabi niya yung resume mo. O sige. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho ngayon eh. Alam mo, Sandra, hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Kailangan mo siyempreng magpa-medical. At saka, malalaman at malalaman nila na hindi ka pa magaling. Saka siyempre, bawal sa nurse ang may amnesia. Mamaya may makalimutan kang gawin sa pasyente. Teka, bakit hindi mo nga pala kausapin yung tatay nitong anak mo? Di ba mayaman yun? Sila. Humingi na po tayo ng tulong sa daddy ko. Anak, hindi porket may pera ang tatay mo, ilalapitan na natin siya para humingi ng tulong. Hindi ka magpapakilala sa kanya ng dahil doon. Sinasabi ko lang naman. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Michelle? Opo, Nay. Halika na. Meron pa naman tayong konting pera natitira dito eh. Kaya pa naman siguro natin ito. Tess, bakit ho nasa labas ang mga gamit namin? Hindi ho ba sa susunod na buwan pa ang bayaran? Hindi mo ba alam? Dalawang buwan na kayo hindi nakakabayad. May titira na dito bukas. Maganda pa, lumayas na lang kayo. Aling Tess, bagay niyo naman ho kami ng konting palugit. Kahit konti man lang. Huwag ka lalapit. Magulo ang pamilya niyo.
Umalis na kayo rito! Aling, tas maawa naman kayo sa amin? Kahit sa anak ko man lang? Ah, basta, hindi pwede. Umalis na lang kayo! Ito mga gamit nyo! Basta ayaw! Dito ba yung nakatira? Tsaka sigurado ka ba? Oh, sabi ni Lola Ana dito daw. Kala nga niya, hindi ko alam. Siya pa nagbigay sa akin ng address. Saan dito? Manam, alam niyo po ba kung saan nakatira si Sandra? Si Susan pala. Susan? Andun banda nakatira, oh. Pero pinalayas na sila. Hindi nakabayad ng rente, eh. Alam niyo ho ba kung saan sila lumipat? Hindi ko alam. Pero nagkasali silang kayo. Baka nasa labasan pa sila. Andun, oh. Sige po. Salamat, salamat. Tara na. Baka may maabutan pa natin yun. Please. Masaya ka. Bakanta ka pa. Medyo lang. Kasi makikita mo na naman ang anak mo. Siyempre naman po. Ay, okay na ba talaga sa inyo na alis ako mamaya? Na dito lang kayo? Kasi pwedeng next time na lang ako pumunta doon. Okay, okay. Go! Kailangan mo yan. Sige. Magpapaburger ako pag uwi ko. Ooh, I promise! Okay. Hello? Sandra? Oh, kumusta? Manny, pasensya ka na. Alam mo naman na ikaw lang mahihingan ko ng tulong. Asa ka pa ngayon? Mabuti pa. Pumunta ka dito. O, pupunta ako doon kay Lola Ana eh. Isasama kita. Manny, ayokong makagulo. Sigurado ko hindi pa nasasabi ni Lola Ana kay Jacob ang tungkol sa amin ni Michelle. Dahil kung nasabi niya na, edi sana matagal niya na kaming pinatawag. Eh, baka tsumitsyempo lang yun, Sandra. O sige, kung gusto mo, pumunta ka na lang muna dito. O, dito lang ako, hindi ako alis. Sandra, hindi mo ba kami nakikilala? Sino kayo? Ako si Claire. Siya naman si Desmond. Pinadala kami dito ni Lola Ana para tulungan ka. Hello? Sandra, sino yan? Manny, sandali lang ha. Tatawag na lang ako ulit. Sandra, teka muna. Sandali. Lola Maria? Oh. Pwede po magtanong? Aba, basta hindi math. Pwedeng-pwede. Sana nga po sa math para masagatan ko. Kanina ko pa nga po iniisip yun eh. Ha? Ano ba yun? Nakikita ko po kasi ito. Saan mo nakuha to? Yung pinagawa po ba ni Tito Jacob na nursery room para sa anak nila ni Aling Susan? Oo. Ibig po ba sabihin anak ni Tito Jacob si Michelle? Paano na po si Kalila? Alam mo, Jennifer, anak din ng Tito Jacob mo, si Kalila. Pero ibang nanay niya, si Lynette ang nanay niya. Magulo yung matatanda, ano? Huwag mo naiintindihin yun, pwede? Huwag ka na mag-isip. Pabayaan mo na lang, ha? Maglaro ka na lang, okay? Hello? Oh, Manny?
Ganun ba? Dati. Pasensya na kayo, ah. Hindi ko kasi talaga maalala, eh. Hindi tayo masyadong close na. Pero hindi rin man tayo mag-aaway. Pero alam mo, botong-boto kami sa'yo, no? Akala nga namin, titinuna si Jacob. Pero hindi pa rin. Pabuti na lang, hindi na tuloy ang kasalan niyo. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo pa ba si Lynette? Lynette? Yun yung babaeng nabuntis ni Jacob nung bago ko iikusan. Jacob, hindi mo pwedeng ituloy yung kasal. Jacob? Totoo yun. Sandra, nung nawala ka, bumalik lang sa dati si Jacob. Babae, bisyo. Pero mas grabe siya mang babae nun. Kaya ayun. Eh, hindi na niya naiwasan si Lynette. Kaya yung batang dinadala ni Lynette, eh, inamin na rin niya. Pinakasalan nga niya si Lynette, pero hindi pa rin naman siya tumigil sa pambababae. Pero sabihin ko sa'yo, sa totoo lang, mabuti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Kasi kung naging mag-asawa kayo, mamamatay ka rin sa consumption. Pero mahal ko siya. Dati. Eh, hindi mo rin naman alam na niluloko ka niya dati. Eh, paano? Nagbubulag-bulagan ka rin naman kasi. Natatandaan mo ba ng wedding day mo? Nung nakita mo si Lynette nabuntis sa simbahan na yun, doon ka lang natauhan. Eh, kaya nga na-accident ka eh. Oo, tinamaan ka pa sa ulo. Nabagsakan ka nun, ha? Baka naman pwedeng wag mo nalang sabihin kay Lola Ann to. Mahal na mahal kasi na si Jacob. Eh, baka hindi nilang matanggap kapag nalaman niya to eh. Sa atin lang. Miss Lola. Opo. Sige po. Get into the car. Come on, get into the car. Lola, saan niyo po sila dadalhin? Ako na bahala. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sige po, sige. Doña Ana, maraming salamat po dito, pero pasensya na po kayo, hindi ko po talaga matatanggap to. Salamat din po sa lahat ng binigay niyo kay Michelle. Sandra, hawakan mo muna ito, ha? Dobis, hindi ka na. Saan ho pa tayo pupunta? Sandra, don't worry. You are in good hands. Hawakan mo muna yan. Dobby, halika na. Dali mo kami sa Royal Garden. Let's go.
Dapat kasi niligaw na natin yun eh. Eh, paano kung makabalik? Eh, di nagsumbong yun. Ha? Anong tinitingin-tingin nyo? At bakit kayo nakikinig sa usapan ng mga matatanda? Ha? Sino po liligaw nyo? Yung pusa. Kailangan namin niligaw yung pusa dahil masyadong mahaba ang buhay. Ha? Alamin mo kung saan tinago ni Lola Ana si Sandra, ha? Paano? Ewan ko. Pero si Toby, subukan mo, baka sakaling may mapiga ka. Ha? Ligaw na nga yung pusa na yan. Panggulo lang dito sa bahay. Cam, tuloy! Kayo! Sandra, look! This is going to be your new home. Ano? Gusto mo ba, ha? Naganda ka? Love po nito, Lola. Gusto ko po dito. Very good. Ang ganda naman ng taste ng aking apo. Baka mahulog, dandan. Donya Ana, napakaganda naman po ng bahay na to. Kaya lang ho, hindi ko ho kasi to kayang bayaran. Ba naman? Of course, at wala kang babayaran dito. Pero, Donya Ana... Ina ka ng apo ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay isa ng Montreal. At lahat ng perks na gugustuhin mo, pwede. Dahil Montreal ka nga. Hindi naman ho kami Montreal. At isa pa ho, hindi nga ho alam ni Jacob na buhay kami. Hindi man kayo mga legal na Montreal. Anak pa rin ni Jacob si Michelle. Hindi ba, no? At hindi ko kayo maaaring pabayaan. Donya Ana, nung araw ho ng kasal namin ni Jacob, meron hong babaeng dumating. Totoo ho bang nabuntis siya ni Jacob? Well, yes. Si Lynette at ang kanilang anak na si Kalila. Bakit mo na itanong? Wala ho. Gusto ko lang hong makasiguro kung tama ho yung mga naaalala ko ng mga panahon na yon. Talaga palang hindi siya naging tapat sa akin. Galit ka pa rin ba sa kanya? Eh, hindi ho. Wala na ho sa akin yun. Tapos na ho yun eh. Kung pinakasalan niya na ho yung babae yun, siguro ho talagang ginawa ng tadhana na hindi matuloy ang kasal namin. Siguro ho para talaga sila sa isa't isa. Apo, ano? Sabi mo nga sa Lola kung talagang gusto mo na dito sa akin, ha? Apo, talaga ba? Lola. Ika dito, maupo ka. Uy, alam mo, masaya ako, apo, at nandito ka. Mahal mo ba si Lola? Papa, Lola. Ay, good. Ako, mahal na mahal kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Saan din nalang ni Lola na si Sandra? Wag po, Tay! Sa may kondo. Salamat, ha? Kaya lang po, no? Nakapag-swimming na ako dyan eh. Paano nangyari yung hindi ka naman mo mag-swimming? Nalaglag lang. Ano? Pari, may asawa ka na. Hindi pwedeng basta hindi ka lang umuwi sa bahay. Jacob, practice lang, no? Alam na namin kung saan nakatira si Sandra. Kaya galingan mo dyan. Kung ako sa'yo, uuwi na ako kagad. Hindi dapat pinaghihintay ang ganong klaseng babae. Sino ka?